Dalawang Anunnaki lang ang nakakaalam ng kwento ng Inuma Elish kung saan naglaban si Marduk at Tiamat. Ang dalawang Anunnaking ito ay ang pinakamatatalinong Anunnaki sa lahat. Ito ay sina Alelu at Enki. Ang helmet na ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng ilang sinaunang sibilisasyon ang kanilang mga diyos na ang ulo ay ulo ng agila. Sinusuot naman ito ng mga Anunnaki kapag kailangan nila ng proteksyon sa kanilang buong katawan. Ito naman ang dahilan kung bakit may ilang imahen ang mga Anunnaki kung saan sila ay nakasuot ng balat ng isda. Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel. O hindi naman kaya, sa description at comment section ng video na ito. At KLE, hihiling lang ako sa inyo na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Mga KLE, huwag niyo rin kalimutang i-follow ang ating official TikTok page. I-search na lang, Learning Express 101 YT. At ayan, maraming salamat sa inyo mga KLE. Utang namin sa inyo ang lahat. Nung nakarang episode, tinalakay natin ang sikat na sikat na Babylonian epic na kung tawagin ay Inuma Elish. Ikinwento ko ang creation epic na ito at tinalakay din natin ang koneksyon at mga pagkakahawig nito sa Genesis story. Pinakita rin namin ang mga patunay na hindi nagkataon ang mga pagkakahawig na ito. Dahil maraming ebidensya sa Biblia ang magpapatunay na alam ng mga biblical writers at mga propeta ang mga kwento ng mga Sumerian. Lalong-lalo na itong kwento ng Inuma Elish dahil hiniram nila ang kwentong ito mula sa mga Sumerian at ginawang panimulang kwento ng Biblia. Ngayon mga ka-LE, kung gusto nyong malaman kung saan nagmula ang in the beginning story ng Genesis, yung pinakaunang mga salitang matatagpuan sa Biblia. At kung gusto nyo rin makita ang mga patunay na alam ng mga biblical authors at propeta ang mga kwento ng Sumerian, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa video na ito ha. Pinapangako ko sa inyo mga ka-LE na marami kayong matututunan at higit sa lahat, hindi kayo magsisisi. Ngayon naman sa episode na ito, ikukwento ko sa inyo ang mga nangyari sa paglalakbay ni Alelu. Malalaman natin ang mga nangyari noong bagong lapag pa lamang siya sa ating munting mundo. Makikita natin ang kanyang mga maagang karanasan sa Earth at ang mga interesanting bagay na kanyang natuklasan at ginawa. Ano-ano ang mga nangyari sa paglalakbay ng Anunnaki God na ito at paano niya nalaman ang tungkol sa planetang Earth? Hindi lang yan mga ka-LE. Sa tingin nyo, ano kaya magiging reaksyon ng isang alien ni God kung mapapadpad siya sa ating mundo noong mga panahong wala pang taong naninirahan dito? Ito ay isang interesanteng kwento mga ka-LE, kaya alamin na natin yan. Heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, KLE, just love.
Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng tasty at kape. Umupo at mag-relax dahil ikukwento ko na sa inyo ang kwento ng pinakaunang Anunnaki na naglanding sa ating mundo. Nang tumakas si Alelu sa kanyang tahan ng planeta, pangas niyang nilakbay ang kalawakan upang magpunta sa ating munting Earth. Pangas na paglalakbay, yan ang tawag sa paglalakbay na ito dahil sobrang delikadong maglakbay sa kalawakan, lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Ang kanyang barkong pangkalawakan ay maingat niyang minaneho papasok ng ating solar system, at sa huling pagkakataon, nilingon niya ang planetang Nibiru bago ito tuluyang mawala sa kanyang tanaw. Labis ang lungkot ni Alelu noong mga oras na iyon. Nilisan niya ang kanyang sariling planeta at naglakbay ng mag-isa sa walang hanggang kalawakan upang maghanap ng panibagong matitirahan. Muling nilingon ni Alelu ang Nibiru, pero sa pagkakataong ito, sobrang layo na ng kanyang narating at hindi na niya ito natatanaw. Pinagpatuloy ni Alelu ang kanyang paglalakbay hanggang sasalubungin na siya ng celestial god na si Gaga. Ngayon mga ka-LE, kung hindi niyo pa napapanood yung huli naming upload tungkol sa video ng mga Anunnaki, si Gaga ay ang planet Pluto. Ang planet god na si Gaga ay ang palatandaan ni Alelu na tama ang direksyong kanyang tinatahak. Sinundan niya ang orbit ni Gaga Pluto at sunod naman niyang nakasalubong ang planet god na si Ea Neptune. Sunod ay si Anu Uranus. Sunod naman ay ang kambal na prinsipe na si Anshar Saturn at Kishar Jupiter. Kung matatandaan niyo mga ka-LE, sila yung mga celestial god na karakter ng kwento ng Inuma Elish na ikinwento ko sa inyo noong nakaraang Sabado. Ito ang dahilan kung bakit inuna nating talakayin ang kaalaman ng mga Sumerians at Anunnaki sa kalawakan, dahil ginunita ni Alelu ang labanan ni Marduk at Tiamat noong nilalakbay niya ang kalawakan. Ngayon mga ka-LE, nag-alangan si Alelu kung itutuloy pa ba niya ang kanyang pagpasok sa inner planets ng solar system. Dahil sa puntong ito, matapos niyang lampasan si Kishar, ang Jupiter, ang tunay na panganib ay nakaabang na sa kanyang pagdating. Ang sunod kasi niyang kailangang tahakin ay ang Hammered Bracelet of the Heaven. Ito yung kalahati ng katawan ni Tiamat na dinurog ni Marduk. Mas kilala natin ito bilang Asteroid Belt. Natakot si Alelu na tumuloy. Mabangis ang mga asteroids ng kalawakan. Sila ay nagbabanggaan at nagkikitgitan, handang durugin ang sinumang papagitna sa kanilang salpukan at banggaan. Ang Asteroid Belt kasi ang nagsisilbing divider o bakod ng kalawakan. Mahigpit nitong binabantayan at pinuprotektahan ang mga inner planets na malapit sa araw. Ngayon mga ka-LE, bago siya tumuloy sa pagpasok, hinanda ni Alelu ang kanyang mga armas. Sunod-sunod niyang pinasabog ang bawat higanting bato na humaharang sa kanyang daan. Pinagpatuloy ni Alelu ang kanyang pagpapasabog para hindi mag-crash sa mga asteroid na ito ang kanyang spaceship. Ilang saglit pa, tagumpay na niyang nalampasan ang mahigpit at mapaminsalang asteroid belt na ito. Matapos ito mga ka-LE, nagdiwang si Alelu. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ang pinakaunang Anunnaki na tagumpay na nakalusot sa asteroid belt. Marami ng mga scientist na Anunnaki at astronaut ang ibinuwis ang kanilang buhay sa bahaging ito ng kalawakan. Walang kahit isa sa kanila ang nagtagumpay. Tanging si Alelu pa lamang. Ngayon mga ka-LE, nagpatuloy ang kwento at ayon dito, matapos niyang makalusot sa asteroid belt, natanaw na niya ang ika-anim na planeta ng kalawakan. Ito ay si Lamu, ang Mars. Sinundan niya ang orbit nito at ilang saglit pa, natanaw na niya ang ikapitong planeta. Ito
ay ang ulo ng halimaw na si Tiamat, ang nagyayelong planeta na ating tahanan. Ito ay ang Earth. Ngayon mga ka-LE, sobrang namangha si Alelu sa labis na ganda ng ating munting planeta. Kumikinang ito dahil sa sinag ni Haring Araw at tila ba iniimbitahan si Alelu na tumuloy at pumasok. Siya ay nilamo ng iba't ibang emosyon at siya ay binalot ng lito at lungkot. Dahil dito, tumigil si Alelu. Tumigil siya upang pag-isipan ang kanyang sunod na gagawin. Napakaraming tanong kasi ang sumagi sa kanyang isip. Tutuloy ba siya at lalapag sa ating mundo? O babalik na lang sa Nibiru? Kung siya ay tutuloy sa paglapag, magiging matagumpay ba ito? Makakaligtas ba siya? Kung siya ay maaksidente o mapapahamak, sino naman ang tutulong sa kanya kung siya ay nag-iisa? Napakaraming sumagi sa isip ni Alelu noong mga panahong iyon habang kaharap niya ang isang napakagandang planeta na hindi pa nararating ng sinuman. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang sorpresa na naghihintay sa kanyang pagdating sa matubig na planetang ito. Ngayon mga ka-LE, bago pa siya tuluyang makapagdesisyon, hindi niya namalayan na siya ay tuluyan na palang nahuli ng gravity ng Earth. Ang kanyang spaceship ay hinatak nito papasok ng kanyang atmosphere. Pabilis ng pabilis, bumubuluso ang spaceship ni Alelu, pababa ng pababa. Ito ay nagliliyab at nasusunog. Binalot ito ng apoy na parabang ito ay isang bulalakaw na nangahas lumapag sa ating mundo at hindi pinayagan ng langit. Ilang saglit pa, tuluyan ang nawalan ng malay si Alelu at hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Ngayon mga ka-LE, nang idilat ni Alelu ang kanyang mga mata, wala siyang idea kung ano ba ang nangyari. Dahan-dahan siyang kumilos at iningatan ang kanyang mga galos. Siya ay nakiramdam. Iniskan niya ang paligid upang malaman ang kanyang lokasyon. Matapos ito, nalaman niya na siya ay nasa ulo na ni Tiamat. Siya ay buhay at tagumpay siyang nakapasok sa Earth. Ang kanyang spaceship ay nag-crash papasok sa mundong ito, pero hindi naman ito tuluyang nasira. Nagagamit pa rin niya ang barkong pangkalawakan na kanyang sinakyan, pero hindi na ito nakakalipad. Dahil dito, sinubukan ni Alelu ang maglagalag sa ating planeta at tignan kung ano ba ang mga bagay na matatagpuan dito. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso noong mga panahong iyon. Siya ay nilalamon ng kaba. Pero kasabay nito, hindi rin siya makapaghintay na makita ang nilalaman ng ating planeta. Kinuha niya ang kanyang Eagle Helmet. Ito yung helmet na sinusuot ng mga Anunnaki mga ka-LE kapag lumilipad sila sa kalawakan. Ang helmet na ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng ilang sinaunang sibilisasyon ang kanilang mga diyos na ang ulo ay ulo ng agila, kagaya na lang ng nakikita nyo ngayon mga ka-LE. Kinuha rin ni Alelu ang kanyang fish suit. Ito naman ay isang spacesuit na mukhang balat ng isda mga ka-LE. Sinusuot naman ito ng mga Anunnaki kapag kailangan nila ng proteksyon sa kanilang buong katawan. Ito naman ang dahilan kung bakit may ilang imahen ang mga Anunnaki kung saan sila ay nakasuot ng balat ng isda. Yan ay tulad naman ng nakikita nyo ngayon mga ka-LE. Mabalik tayo. Lumabas si Alelu sa kanyang spaceship at pinagmasdan ang paligid. Napakaganda ng lugar. Natatanaw niya ang mga bundok sa di kalayuan. Namangha siya sa mga tubig na walang tigil na umaagos at sa mga isda na lumalangoy dito. Labis din siyang natuwa sa mga halaman na kanyang naapakan. Ngayon mga ka-LE, ilang saglit pa, napagtanto na ni Alelu na walang sibilisasyong naninirahan dito. Siya ay muling nalungkot dahil sa realization ito. Napagtanto niya na siya ay nag-iisa sa isang planeta na hindi pa nararating ng kanyang lahi. Inalala niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Nilunod niya ang kanyang sarili sa kalungkutan hanggang sa siya ay makatulog dahil na rin sa pagod.
Nang siya ay magising, hindi alam ni Alelo kung gaano siya katagal na nakatulog. Nawala na kasi sa isip niya ang konsepto ng oras dahil ibang-iba ang sistema ng Earth sa sistema ng Nibiru. Hindi rin niya alam kung ano ang gumising sa kanya. Nakita na lang niya ang liwanag sa labas ng kanyang spaceship. Isang liwanag na hindi niya kailanman nasaksihan sa Nibiru. Ngayon mga ka-LE, tinis ni Alelo ang hangin ng Earth at nalaman niya mula sa kanyang scanner na ligtas ang hangin ng ating mundo. Dahil dito, lumabas si Alelo ng kanyang spaceship na walang suot na spacesuit. Kinuha lang niya ang kanyang protection sa mata dahil halos mabulag siya sa liwanag na nanggagaling sa araw. Ang Earth kasi ay di hamak na mas malapit sa araw kumpara sa sarili nilang planeta na Nibiru. Na kung tutuusin nga naman mga ka-LE, napakalayo talaga sa araw. Naglakad si Alelo patungo sa marshland. Ngayon, ang marshland ay isang anyo ng wetland kung saan ang madamong lupa ay binabalot ng mababaw na tubig. Gamit ang kanyang kamay, sumalok si Alelo ng tubig rito at sinubukan niya itong inumin. Agad rin niya itong iniluwa at pinagsisihan ang kanyang ginawa. Ang tubig mula sa marshland ay masama ang lasa at hindi ito ligtas inumin. Nagpatuloy ang kwento at ayon dito, muling naglakad si Alelo papalayo naman sa marshland. Siya ay nagtungo sa direksyon ng mga burol na kanyang natatanaw. Habang naglalakad, may nadaanan siyang kumpol ng mga punot halaman. Naamoy ni Alelo ang napakabangong amoy ng mga bulaklak at pinuntahan niya ang direksyon ng mga ito. Nakakita siya ng isang puno na may bitbit na prutas. Kinuha niya ito at kanya itong kinain. Ngayon mga ka-LE, labis ang tuwa ni Alelo dahil sa sobrang tamis ng prutas na ibinigay ng puno sa kanya. Labis rin ang kanyang galak sa kanyang mga nakikitang halaman at mga puno dahil inisip niya na ang lugar na ito ay isang malaking hardin na namimigay ng libreng pagkain. Dahil dito, lumingon siya sa paligid at hinanap niya kung sino ang nagtanim at tagapag-alaga ng mga punong kanyang nakikita. Pero, gaya ng inaasahan, wala siyang nakita na kahit sino. Pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad patungo sa direksyon ng mga burol. Habang siya ay naglalakad sa gubat, nadaanan niya ang isang bukal. Nauuhaw na siya noong mga panahong iyon, kaya sinubukan niyang uminom mula rito. Gamit ang kanyang mga kamay, sinubukan ni Alelo na sumalok ng tubig at uminom. Natuklasan niya na ang tubig sa bukal na iyon ay ligtas inumin. At dito, labis siyang nasiyahan. Dahil ang hangin ay ligtas, ang tubig ay ligtas, at may libre at masarap na mga pagkain sa mga puno. Pakiramdam niya, sinwerte siya sa planetang kanyang nilapagan. Habang siya ay masayang umiinom, napabalikwa si Alelo sa takot dahil sa kakaibang tunog na kanyang narinig. Ano kaya ang tunog na ito? Itunoon niya ang kanyang paningin sa pinanggagalingan ng tunog at dito nakita niya ang isang payat at mahabang katawan ng isang hayop na gumagalaw sa gilid ng bukal. Hindi pa nakita ng ganitong uri ng nilalang si Alelo sa tala ng kanyang buhay. Dahil sa takot at taranta, kinuha ni Alelo ang kanyang armas at ginamit niya ang liwanag nito upang patayin ang nilalang na kanyang nakikita. Gamit ang isang tira, ang hayop na nagbibigay sa kanya ng takot at pangamba ay nawalan ng buhay. Nang kanyang makumpirma na ito ay patay na, nilapitan ito ni Alelo upang suriin kung anong nilalang ang nasa kanyang harapan. Ngayon mga ka-LE, labis ang pagtataka ni Alelo sa nilalang na kanyang nakikita. Ito ay mahaba at parang isang lubid. Ito ay nakakagalaw at nakakausad. Pero wala itong mga kamay at paa. Mabangis ang mga mata nito at maliit naman ang ulo. Ito ay may pangil at may mahabang dila. Labis ang pagtataka ni Alelo sa hayop na kanyang pinagmamasdan dahil wala pa siyang nakitang ganitong hayop sa Nibiru. Ang hayop na kanyang tinutukoy mga ka-LE ay isang ahas. Ito ay naninirahan sa bukal kung saan siya umiinom. Ngayon mga ka-LE,
Dahil sa sobrang pagtataka kung ano ba ang hayop na kanyang tinitignan, tinanong ni Alilu ang kanyang sarili. Ang nilalang na ito ba ang nagmamay-ari ng hardin at mga prutas na ito? Ang nilalang na ito ba ang Panginoon ng tubigang ito? Dahil first time ni Alilu makakita ng ahas, at ito ang pinakaunang mabangis na hayop na kanyang naengkwentro, inisip niya na ito ang nagmamay-ari ng mga bagay na kanyang nakikita. Habang sinusuri ang katawan ng ahas, hindi napansin ni Alilu na nagdidilim na ang paligid. Dahil dito, siya ay nagmadaling bumalik sa kanyang spaceship. Nang kumagat na ang dilim, napansin ni Alilu ang isang maputing bola sa ating kalangitan. Ito ay ang buwan. Ito ay si Kingu, ang tagapagprotekta ng ating mundo. Ngayon mga ka-LE, sa puntong ito ng kwento, dalawang Anunnaki lang ang nakakaalam ng kwento ng Inuma Elish kung saan naglaban si Marduk at Tiamat. Ang dalawang Anunnaking ito ay ang pinakamatatalinong Anunnaki sa lahat. Ito ay sina Alilu at Enki. Unti-unti nang napagtanto ni Alilu na totoo pala ang mga kaalamang ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ang kalahati ng katawan ni Tiamat na naging asteroid belt ay una na niyang nadaanan. Ang ulo naman ni Tiamat na naging Earth ay kanya nang nilapagan. At si Kingu, ang alagad ni Tiamat na naging buwan ay kanya nang natatanaw ngayon. Narealize ni Alilu na kung ang Earth ay ang dating ulo ni Tiamat, dapat makita niya rito ang korona ng halimaw na ito. Dapat makita niya rito ang mga ginto na kanyang hinahanap. Lumipas ang gabi at dumating ang panibagong umaga. Kumilos si Alilu at kinuha ang kanyang tester. Nagpunta siyang muli sa marshland at kumuha siya ng tubig mula rito. Nilagay niya ang tubig sa kanyang tester upang tignan kung may ginto bang dumadaloy sa katubigan ng ating mundo. Ilang saglit pa, lumabas na ang resulta at nalaman niya na meron ngang ginto sa ating daigdig. Dahil dito, naluha si Alilu sa galak. Muli siyang bumalik sa kanyang spaceship at inayos ang kanyang mga gamit upang tumawag sa Nibiru. Kinuha niya ang kanyang communication device at nagpadala siya ng mensahe sa Nibiru. Ayon sa tablet, ito ang kanyang mga sinabi. Ako si Alilu. Ako ay nasa ibang mundo. Ang ginto ng kaligtasan ay akin nang natagpuan. Ang kapalaran ng Nibiru ay nasa aking mga kamay. Kaya't kailangan niyong sundin ang aking kagustuhan. Nakarating sa Nibiru ang mensaheng ito ni Alilu. Agad itong ipinresenta ng Anunnaki Divine Council kay King Anu upang ipaalam ang nakakagulat na balita. Pinanood nila ang mensahe ni Alilu at ang lahat ng Anunnaki sa Nibiru ay namangha sa kanilang nakikita. Buhay pa si Alilu? Paano ito nangyari? Tanong nila sa isa't isa. Labis ang pagtataka ng mga Nibiruans dahil wala pang Anunnaki ang tagumpay na nakakalusot sa mapanganib na asteroid belt. Ngayon mga ka-LE, dahil nagdududa sila sa balitang ito, ipinag-utos ni King Anu na itrace ang pinagmula ng mensahe ni Alilu. At laking gulat ng hari nang mapatunayan na ang mensaheng kanilang natanggap ay totoong ang nagmula sa loob ng kalawakan. Ito ay galing sa 7th planeta. Ito ay ang Earth. Totoo nga na si Alilu ay nasa ibang mundo. Ngayon mga ka-LE, dahil dito, pinag-utos ni King Anu na magpadala ng mensahe pabalik kay Alilu. Sinabi niya rito na natanggap nila ang kanyang mensahe at masaya silang malaman na maayos ang kanyang lagay. Kung totoo na nahanap mo ang ginto na may dala ng kaligtasan, halina't iligtas natin ang ating planeta. Yan ang sagot ni King Anu. Natanggap ni Alilu ang mensahe mula sa Nibiru at agad naman itong sumagot. Kung ako ang magdadala sa inyo ng kaligtasan at magliligtas ng inyong buhay, ipaalam nyo sa lahat ng prinsipe ng Nibiru na ako ang kanilang magiging bagong hari. Lumuhod kayo sa aking harapan at italaga nyo ako bilang bagong hari na uupo sa trono, kapalit ni Anu.
Nang makarating ang mensaheng ito sa Nibiru, nagkagulo ang mga prinsipe at konseho. Paanong mapapatalsik si King Anu? Siya ay sobrang makapangyarihan. Tanong nilang lahat sa isa't isa. Inisip din ng mga ito na nagsisinungaling sa Alilu na nahanap na niya ang ginto. Ngayon mga ka-LE, habang nagdududa ang lahat sa mensahe ni Alilu, nagsalita sa pagpupulong ang isa sa mga naging alagad ni Alilu noong siya ay isa pang hari. Pinaliwanag dito sa lahat na nagsasabi ng totoo si Alilu. Ayon pa sa kanya, noong malaman ni Alilu ang laban ng nangyari sa pagitan ni Marduk at Tiamat, noong bata pa ang ating kalawakan, matagal na nitong pinagpaplanuhan ang pagpunta sa planetang si Tiamat. Ito yung Earth mga ka-LE. Ngayon mga ka-LE, ang inumailish ang tinutukoy nila sa bahaging ito ng kwento. Ito yung tinalakay natin noong nakaraang Sabado kung saan naglaban ang mga Diyos na sina Marduk at Tiamat. At pagkatapos ng labanan, ginamit ni Marduk ang labi ni Tiamat upang buuin ang asteroid belt at ang Earth. Ito ang dahilan kung bakit ikinwento ko muna sa inyo ang inumailish dahil ilang beses itong nabanggit sa paglalakbay na ito ni Alilu. Mabalik tayo mga ka-LE. Sa puntong ito ng kwento, si Alilu at Enki pa lang ang nakakaalam ng kwento ng kalawakan. At ang kaalamang ito ang nagtulak kay Alilu na maglakbay upang hanapin ang ulo ni Tiamat at kunin ang mga ginto nito. Habang nagkakagulo ang lahat sa pagpupulong, nagsalita ang prinsipe na si Enlil. Binalaan ito ang lahat na mag-ingat sa mga sinasabi ni Alilu dahil hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ngayon mga ka-LE, sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Enlil. Dahil kung matatandaan niyo mga ka-LE, si Alilu ang nagpalala ng climate change sa Nibiru. Dahil dito, nagpadala ng karagdagang patunay si Alilu na totoong nahanap na nga niya ang mga ginto. Nang mapatunayan na ng lahat na nagsasabi nga ng totoo si Alilu, pinag-usapan ng Anunnaki Divine Council ang sunod nilang hakbang. Kailangan nilang sundan si Alilu sa Earth upang makuha ang mga gintong ito. Yan ang kanilang desisyon. Dahil dito, tumayo ang panganay na anak ni Anu. Siya ang pinakamatalino sa lahat ng Anunnaki. Siya ay si Iya. Mas kilala natin siya bilang si Enki. Siya ay nag-volunteer na siya na lamang ang magpupunta sa Earth at makikipagkita kay Alilu. Malapit kasi si Enki kay Alilu mga ka-LE. Siya ang tatay ng napangasawa ni Enki na si Damkina. Ayon pa sa kanya, hayaan na lang si Alilu na maging hari ng Earth kung hindi aalis sa trono si King Anu. Kung hindi naman sila papayag, hayaan na lang na muling magbuno ang dalawang hari at kung sino ang mananalo, siya na ang hayaan nilang maging hari ng Nibiru. Ngayon mga ka-LE, dahil tiwala ang lahat ng Anunnaki sa talinong taglay ni Enki, pumayag si King Anu sa mungkahing ito. Pinag-utos niya na ibigay kay Enki ang pinakamagandang barkong pangkalawakan, ang pinakamahusay na piloto at ang pinakamalalakas na sundalo. Habang naghahanda sa kanyang napipintong paglalakbay sa kalawakan, hinanda ni Enki ang kanyang sarili. Inaral niya ang lahat ng impormasyong kanyang kakailanganin upang masiguro na hindi papalpak ang kanilang misyon. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, isa-isang sumampa sa kanyang spaceship ang 50 Anunnaki soldiers na kanyang kasama sa misyong ito. Ito ay ang Anunnaki Earth Mission, ang misyon ng mga Diyos na magpunta sa Earth upang kunin ang mga ginto na magliligtas sa kanilang planeta. Sunod namang sumakay ang pinakamahusay na piloto. Ito ay si Anzu. Bago sumakay sa spaceship, niyakap ni Enki ang kanyang ina at hinalikan niya ito. Sunod naman siyang niyakap ng kanyang ama, si King Anu. Hinalikan siya nito sa noo. Ang kanyang kapatid naman na si Enlil ay lumapit din upang yakapin si Enki ng napakahigpit. Bago siya bumitaw, hinalikan ni Enlil si Enki sa kanyang pisngi at pinaalam nito ang kanyang pag-aalala. Sunod namang yumakap si Ninma, hinalikan siya nito at pinarating din ang kanyang pag-aalala. Ang pinakauling hinagkan ni Enki ay ang kanyang asawa na si Damkina. Niyakap niya ito ng napakahigpit at hinagkan ng puno ng pagmamahal.
Matapos ito, matapos ang lahat ng seremonya, si Enki ay sumakay na sa kanyang spaceship. Sinarado niya ang pinto at sila ay lumipad na. Sila ay naglakbay sa kalangitan patungo sa ating planeta, ang Earth. At ayan ang mga nangyari sa paglalakbay ni Alelo sa Earth at ang umpisa ng Anunnaki Earth Mission. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa kwentong ito? I-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin yan isa-isa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado mga ka-LE. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado at itutuloy natin ang makulay at nakakamanghang kwento ng mga Anunnaki. Ano bang mga sumunod na nangyari matapos maglakbay sila Enki upang sundan si Alelu sa ating mundo? Marami pa tayong hindi nadadaan ng kwento. Marami pa tayong anggulo na hindi nakikita. Iisa-isahin natin yung mga ka-LE kaya huwag kayong mawala ah. Mga ka-LE, sana nagkising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE, salamat.